Paano kung habang kumakain ka sa restaurant, biglang dumating ang hindi imbitadong bisita? Laking gulat ng isang customer nang makita ang isang ipis na nakahalo sa pasta na kinakain ng kanyang anak sa isang restaurant sa Laguna. Gumagapang naman ang uod ang nakita ng isang customer ng isang Korean barbecue restaurant sa Cavite. Sa Cebu, nandiri naman ang isang customer nang tila mag-food hopping ang daga sa isang buffet restaurant. Daga aklat! Kinuna niya ito ng video at ipinost sa social media. Paano nga ba masisigurong ligtas ang mga pagkain laban sa mga pesting ito na posibleng magdulot ng problema sa kalusugan ng mga customer? Sa viral post na ito na may mahigit 5,000 shares, ikinuwento ng isang customer ang kanyang naging karanasan sa isang buffet restaurant sa Cebu. Habang kumakain daw sila ng kanyang pamilya, laking gulat nila na makita nila ang isang daga sa kabilang mesa. Daga aklat! Dito na siya nagsimulang kumuha ng video at mga larawan. Makikitang ginangataan ng daga ang mga tirang pagkain sa mesa. Tumanging magpa-interview ang uploader, pero ayon sa kanya, agad niyang inireport sa management ng restaurant ang nakitang hayop, paliwanag daw sa kanya. Posibleng galing sa labas ang daga at nakapasok lang sa kainan. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang restaurant, pero hindi pa sila sumasagot sa ngayon. Daga aklat! Paliwanag ng isang eksperto, may panganib na maaring idulot sa kalusugan kapag naapakan, naihian, o nakain ng daga ang pagkain kakainin pa lang ng tao. Pag meron tayong nakain or nainom na contaminated ng mga daga, lalo na ang mga ihi nito or feces ng daga, ay yung sakit na leptospirosis. Maaari natin itong makuha if na-ingest natin accidentally yung pagkain na contaminated ng kanilang mga secretions. Nagsulputan ngayon ang mga Korean barbecue o samgyupsal restaurant sa bansa. Sino ba naman ang hindi matatakam sa unlimited na meat at side dishes? Kaya na mag-open ang samgyupsal restaurant sa lugar nina Crisel Sanay, Cavite. Agad nila itong sinubukan. Gutom na gutom po kami ng kasama ko. Doon po kami kumain, kaming dalawa lang po. Pero iba raw ang kanilang naranasan. Habang niluluto ang kanilang samgyupsal nitong May 4, inakala raw ni Crisel na taba ng baboy ang puting bagay. May gumagalang uod po, kung nakikita niyo naman, hindi niya alam kung saan pupunta. Pero laking gulat nila nang bigla itong gumalaw. Hinihintay kong maluto yung meat, parang may gumagalaw siya. Akala ko yung taba lang, yung kulay puti. May gumagalang uod po, kung nakikita niyo naman, hindi niya alam kung ang inakalang taba. Isang buhay na uod pala ang biglang gumapang sa niluluto nilang karne. Binidyohan ko po agad para may pruweba po. Kasi kung sa salita lang po, baka hindi po maniwala yung waiter. Tapos nanguya pa po siya noon. Pero yung kinakain po niya yon bago niya makita yung uod, yun po yung luto na, yun nauna. Agad nilang tinawag ang waiter ng restaurant. Tinanggal niya naman po. Tapos pinaltan, sabi lang po sa amin, pasensya na po, magkatabi po kasi yung meat tsaka yung lettuce. Kaya siguro na lagyan ng uod. May gumagalang uod. Ang sa akin lang po, intention mo, ba't pinaltan? Maging aware din po yung ibang mahilig kumain sa samgyup. At least nga po, hindi po kami galit. Pati hindi ko po sinabi yung pangalan ng restaurant po, kung saan. Nitong nakarang Miyerkules, pinuntahan namin ang mismong restaurant. Nagpaunlak ng interview ang may-ari, pero hiniling niyang itago ang kanyang pagkakilanlan. Sa pagkakaalam mo ba, ano nangyari nung May 4? Ang side po namin is sila lang po yung nagreklamo po na meron po silang nakitang uod. Sa dami-dami pong kumakain sa amin, simula po umaga hanggang gabi, hanggang mag-closing po kami. Sa atin, may gumagalang uod.
Pero bakit nagkauod? Paano nagkauod? Ayun nga po yung question, sir. Hindi ko po masasagot yan about that. Kasi sa loob naman po, sobrang dami po namin empleyado, especially sa kitchen. Talagang chinecheck po namin talaga bawat yung binibigay namin. Nalaman din namin wala palang permit mula sa LGU ng Daik ang restaurant. Wala pa po deal na, pero nagko-comply na po kami, sir. Nagka-process na po. Ibig sabihin ngayon pa lang kayo nagpo-proseso ng mga requirement? Opo, sir. Kasi sobrang busy po talaga. Nadismaya rin ang isang customer ng isang ipis naman ang nakita niyang nakahalo sa in-order na pagkain. Base sa online post ng customer na tumangging magpa-interview, pero pinayagan kaming gamitin ang litrato. Umorder siya ng pasta para sa anak at nang haluin, doon na niya nakita ang ipis. Nang tawagin daw niya ang staff ng restaurant, agad raw nitong kinuha ang pagkain. At nang ibalik, sinabing nasunog na bacon ang nakitang nakahalo sa pasta. Tanong tuloy ng customer, paano naging bacon ang kanyang nakunan na may pakpak at paa? Common na simptomas pag nakakuha tayong sakit na ito ay yung pagsakit ng tiyan, pagtatae at pagsusuka dahil nga sa contaminated na pagkain na nakuha natin. Sabi ng isang food safety expert, responsibilidad ng mga food establishment ang tama at maayos na pag-handle sa mga itinitindang pagkain. Food handling, of course, is how you prepare the food. From binili mo yung mga ingredients mo mula sa palengke or sa grocery, nireceive mo yan hanggang sa ma-serve mo sa customer, that is actually part of the whole process of food handling. It's very important to make sure that every step of the flow of food is safe. Dahil kung malinis ang pagkain, mas masisiguro ang kaligtasan ng mga customer. It's very important ang food safety, pinapractice ito or binabantayan talaga ito ng ating mga food establishments. And this is actually part of the responsibility of the food business operator and also the food handlers. Taga-akla! Paalala ng eksperto, sakaling malagay sa katulad na food experience ni na Criselle, may tamang proseso para iparating ang mga ganitong uri ng reklamo. Pwede naman silang mag-file, no, ng complaint, no? Or magpadala ng kanilang obserbasyon, no, doon sa rural health unit or doon sa municipal or city health office. I-assess naman ng municipal sanitation inspector yung overall sanitation condition ng food establishments. Sa huli, mahalagang maging maingat ang mga kainan at restaurant sa mga inihahandang pagkain, lalo't buhay at kaligtasan ang nakataya sa bawat pagkain kanilang inihahain.